Good morning mga kabakyard! Welcome back po dito sa ating YouTube channel at pasensya na kayo mga kabakyard dahil ngayon lang po ulit tayo makakapag-update po ng mga alaga po natin dito sa ating manukan. Medyo marami lang po talaga tayong ginagawa sa ngayon kaya hindi po tayo nakakapag-vlog. So ngayon, update ko kayo dito sa ano, sa mga status po ng mga kakerels po natin, yung mga bagong hatch po natin ng mga sisiw, at saka syempre pasusulyap ko na rin po kayo dito sa mga iba pa po nating mga alaga dito. So tara mga kabakyard, pag-usapan na po natin at pagkukwentuhan na po natin. Let's go! Like a Hellcat. Yun na mga kabakyard ha. So tara, i-rotate ko na yung camera para makita nyo na po yung mga kakerels po natin tsaka yung mga sisiw po natin. So let's go mga kabakyard. So mga kabakyard, ito na po yung ano natin, mga kakerels po natin na 4.5 going ano na po sila. Basta mga ganun na po yung age nila. Hindi ko po talaga matandaan yung exact age, pero mga ganun na po, range na almost 5 months na po sila. So, kita nyo mga kabakyard, eto na po ulit yung mga signature line natin mga kabakyard. So, yan. Limited gold po natin na nakakross na po siya ng Gilmore. Kaya green-legged na po yan mga kabakyard. So, yan mga kabakyard. Medyo may hilap lang po talaga sila. Magkakahiwalay na po sila. At dahil nagkikiliti yan na po. So, may mga pamaan na rin po silang putol para po pag mga parting April or May, pwede na po silang i-cord. Sanay na po yan mga ngayon mga kabakyard. So yan mga kabakyard oh. Tapos may mga gold na naman po tayong lumalaki. Tapos ito pa mga kabakyard. So yan, ito naman kapatid din yan mga kabakyard, pati yung hen na yan. So nga lang, ito pong ating ano, kakerals na to is medyo hiwit po yung tuka. Ayan. Ang galing! Ang galing! Mga kabakyard, ayan. Medyo nung lumalaki siya, nagkakaroon na lang ng defect yung tuka niya. So, hindi, I'm not sure kung saan niya nakuha yun, pero ito, green-legged din po mga kabakyard. Light lang po. Pero ano mga kabakyard, tag dito, pansarili natin yan mga kabakyard. So, titingnan natin yung mga ability talaga nila. Kahit may konting defect po yung tuka, so susubukan pa rin natin yan mga kabakyard. So yan mga kabakyard oh. Full brother yan, tas sister po nila yung isang yan. Solong ano yan, solong babae, black gold. Tapos ito naman po yung power hatch, nakapatid din po nila. Against the light pa. Yan mga kabakyard, yung power hatch. Yan oh, malaki na rin po yan. Mga may cord na rin po yan, mga putol na cord. So yan. Kaganda na yan mga kabakyard. Biro nyo, may mga future pantali na ulit po tayo dito mga kabakyard. I'm looking forward talaga na nakatali talaga muna sila dito. Hindi ko po muna sila i-release. Paparamihin ko po muna talaga sila dito mga kabakyard. Kasi kokonti na yung mga signature line natin eh. Tapos syempre isa pang signature line natin mga kabakyard, full brothers din po yan mga kabakyard ha. Magkakapatid po yan. White gold po ulit yan mga kabakyard oh. May white gold na naman tayo. So yung nabenta kong last na mga white gold, yung magkapatid. So na-update po din ako nung nakabili sa akin. So, sobrang gagaling daw po. Napalugon kasi po nila yun. Magagaling daw po talaga. Talagang parehas po silang nagkamit. Kaya, naghahanap po ulit sa akin. Kaso nga lang, for now, hindi ko muna i-release yung mga to mga kabakyard. So, gusto ko nakatali talaga sila dito. Maraming gold. Maraming white gold. Tsaka mga power hatch po natin. Para, ano, meron po talaga tayong mapapagmalaking mga linyada po talaga dito mga kabakyard.
So ito naman mga kabakid, mga hen, ito yung dun sa mga last natin na off season. Puro hen po yung ano eh. Madami rin pong nawala, madaming nasawi kasi inabot po ng ulanan talaga 'yan. So, pero mga gold 'yan mga kabakid, mga limited gold po natin, mga sweater lines. So, 'yan mga kabakid, oh. May kapatid diyan isa lalaki din. Ito mga kabakid, nakatangkal po eh. Wala pa po siyang paglagyan. So, ito mga kabakid, masira po yung pakpak. So, ayan. Kapatid nila yan, mga kabakid. Kapatid ng mga hen. Nag-iisa lang na lalaki. Ito naman, yellow leg talaga. Yung mga typical na sweater gold po natin, na mga limited gold natin, yellow leg po yan. So, ayan. Manaki na yan, mga kabakid, ha? Tapos, pakita ko sa inyo, mga kabakid, yung gray gold po natin dito. So, daming baso, daming dahon. Malago na mga kabakid yung mga damo dito, hindi ko pa po sila nababawasan. Bibili po ako ng gunting na pangdamo para mas mabilis po yung pag-trim. Gusto ko trim lang mga kabakid para ano. Yan, pulit-pulit lang tayo mga kabakid. Ganti kaya. Muchacha namin yan, muchacha. Magawa natin sa araw-araw, pulit-pulit ng dahon. Para mas mabilis kaysa winawalis mga kabakid eh. Kasi talagang kita ko na naman kung nasa inyo mga dahon. So, dito lang natin lalagay. Pag tuyo-tuyo na po, sinisilaban po natin mga kabakid. Pang ano yan mga kabakid, pang iwas sa mga anumang virus na ano. Yung pag nagsisilab po tayo sa ano, sa hapon. So, ito mga kabakid yung gray gold po natin, malaki na mga kabakid. Sayang yung ano, sayang yung brother nito mga kabakid na ano eh, na gray gold din. Hindi po nag-survive kasi nga medyo talagang namayat, hindi na po talaga nagtunaw. So, yun, hindi siya, unhealthy po siya nung lumaki. Pero yung kapatid nito, siguro nandoon sa may ano, yung kapatid nitong gray, malaki na rin sigurado yun. Hindi nga lang po ako na-update nung nakakuha sa kanya. So, yan mga kabakid, ang ganda na niyan. Pinungusan ko na yan ng konti para may tira na ganun. Kasi nga po, medyo bagsak na din po yung ano, yung comb niya. Kagaya nung ano mga kabakid, napansin nyo kanina yung white gold. Bawas din po yung ano nun, yung palong nun, although bata pa siya. Kasi nga, takip na po agad sa ano eh, sa mata niya eh. So yan mga kabakid, oh. Palapitin natin sa atin. Ganda ng ano nito mga kabakid, ganda ng katawan po nito. Tama lang yung sukat. Kaso mga ano mga kabakid, makikita niyo mga parang yung mga buntot, mga medyo naka-split. So hindi ko alam kung saan siya nagmana ng mga ganong buntot. So siguro ano, isang senyalado na matatawag po. Kasi nga hindi naman tayo nagkakaroon ng ganyang mga split wings, split tail. Bihira, wala po halos talaga. Ngayon pa lang po meron lumabas, 'yan. As yun mga kabakid, yung ano, kay paring Carmelo, okay na. Recover na yung dalawa, 'yun. Mga naka-cord na. Mga nagkiliti yan kasi yan nung mga nakaraan eh. So yun mga kabakid. Tapos ano ba? Ang init na mga kabakid. Kita nyo mga kabakid. Oh. Sobrang init din na dito. So ang iaano naman natin. Secure naman natin yung syempre yung sobrang init. Kailangan nadidiligan din ng kahit pa paano itong ano. Itong mga lupa natin dito kasi kita nyo mga kabakid, nagka-crack na, sobrang init, kaya hirap. Pero dito part na to mga kabakid, natanggal na naman kasi yung ano, yung nakabagting dito sa poste. Matali dito yun mga kabakid, yung pag ganun dun sa posting yun. So nawala na, natanggal na nung sa mga nag-ayos yung poste. Pwede na tayo mga kabakid, dito ko na itatayo lang yung ano,
Ang gulo, hindi ko talaga mapag-desisyonan eh. Pero gusto ko dito na yung Rueda. Tapos lahat ng flying pin na straight na po dun. Pagilid. So, para mas magandang tignan. So, ito. Kadugsong na nito yan. Hindi ko pa rin nakakayos yung bubong. Walang time, mga kabakayard. Dahil medyo marami po tayong nagagawa ngayon. Napaproject po nung ano natin, yung negosyo po natin. Para lang... Para may pantustos po talaga tayo sa pamilya. Tsaka syempre sa kanila na rin po, sa mga alaga natin. Dahil marami rin po tayong papisang CCU. So yan mga kabakayard. Tara, papakita ko naman po kayo doon sa CCU. Sa mga CCU dahil wala po dito sa ating Mano Canyon. Nandun po sa kabila sa pinsan ko. Papakita ko po, papasilip ko po sa inyo kung ano po yung status po nila. Let's go! A few moments later. Ito na mga kabakyard, ito yung ating mga sisiw. Yan mga kabakyard, oh. Tingnan nyo. Mga healthy mga kabakyard, ito gray. Dami niyan mga kabakyard, oh. 20 pieces yan. So yan mga kabakyard, oh. Mapansin nyo, yan. So looking forward na lumaki sila mga healthy. Eto na sila. Dito yan sa Mano ka ng ano, ng pinsan ko. So, yan mga kabakayad. Madami tayong mga puti. Sana mga maging white gold. Tapos, ano pa ba? Gold. Dalusapi. Mga ano. Marami rin ditong power hatch kasi ano, may Gilmore gold po tayo din na ano eh, na binrid eh. Ito, gray ito mga kabakard, panigurado. Wow, maganda niya mga kabakard. So ayan, update ko kayo if ever na ano, yung mga malalaki na sila. So ayan, gandang panoorin lalo niyan. Ang sarap sa mata niyan pagka mga 1 month na yan. So mga kabakard, oh. Ayos. And there you go mga kabakyard. So yun mga kabakyard ha. Nakita nyo na po ulit yung ano, update ko po dun sa mga kakirels po natin. Yung pool brothers po, apat po yun. Tapos isang inahin. Tapos nakita ko, pasilip ko na rin po kayo dun sa ating nabuong gray gold na ano, sayang hindi nag-survive yung kapatid. At yung siyempre may mga lumalaki pa rin pong mga inahin na gold at saka yung nag-iisang lalaking gold. So gusto ko wala munang release sila, tali muna lahat dito yan mga kabakard. Gusto ko talagang maging kulay mga gold talaga yung halos nandito sa ating manukan. Gold, power hatch, limited gold, white gold, puti. So yan, basta ano, yung paiikutin ko talaga, gusto ko yung mga nakatali dito. Pamilya po nung ating limited gold, yung mga sweater lines po natin. So, hindi na po muna tayo mag-provide ng iba. So, kung yan, makuha na sa atin yung pa-condition po sa ating dalawa. So, ano, gusto ko lahat ng lalaki natin, sila yung nakatali dyan. So, yun mga kabakid. Para talagang every time na nagba-vlog tayo, talagang makikita nyo po talaga yung mga ano, yung lumalaking mga palahi po natin. So, ano po muna tayo? Take time po muna tayo sa mga competition. Focus muna po tayo sa pagpapagulang, pagpapalaki ng mga sisiw at kakarels po natin. So, hanggang dito na lang mga kabakid ha. Maraming salamat po dun sa mga bagong nag-subscribe po sa atin, yung bago pong nagtitiwala po sa atin ng mga subscriber. At maraming salamat syempre dun sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Dun sa mga ano natin, yung mga masugid nating mga taga-comments. So yan, hindi ko na may isa-isa. Alam nyo naman kung sino kayo yung laging nasa present sa comment section. So dun sa mga mag-i-inquire kung may pang-release pa tayo, sa ngayon, hindi ko muna sila i-release. Hihintayin ko magsilakihin yung mga sisiw na pinakita ko po sa inyo mga kabakyard. Kasi may isasalang din po kasi akong iba pang itlog.
So, gusto ko mapisa, dumami ng dumami talaga dito para yung pagdating ng time na magre-release na po tayo, hindi yung pa-isa-isa lang, pa-dalwa-dalwa lang. Marami po kayong choices. Hirap kasi yung ano, yung isa lang yung pagpipili, dalawa lang, tatlo lang yung pagpipilian, para bang ano, pilit na pilit yung ano, yung pagre-release. Mas maganda yung marami kayong choice, mga kabakayan. So, yan, mga kabakayan, thank you very much. Kita-kits po tayo sa next episode ng One Bucket. At have a nice day, mga kabakayan. Bye!